Alas 11 ng umaga kahapon, tuluyan na ang humina bilang isang low pressure area ang tropical depression namang at tinawid na ang Central Luzon. Alamin na natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, April 14, 2023, pati na rin sa darating na weekend. Dito sa Weather Satellite Image ng PAGASA, halos wala na tayong nakikita mga makakapal na cloud clusters at isa na lang low pressure area ang dating bagyong amang na nagpapaulan na lang at magdudulot ng mga pagbaha sa malaking bahagi ng Bicol Region at Southern Luzon nitong mga nakaraang araw. As of 3 a.m. this morning, matatagpuan ang LPA nito sa layong 40 kilometers southwest ng Iba Zambales at inaasahang kikilos ito pa northwest o pahilagang kanluran sa baybay ng western coast ng Ilocos Region. Magdadala pa rin ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Luzon, particular na nga dito sa Metro Manila, Pangasinan, Central Luzon, ganun din dito at inaasahan nating tuluyan ng malulusaw ito bago matapos ang araw ng Biyernes. Habang asahan naman na mas magandang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, asahan pa rin natin ang mga localized thunderstorms na maaaring mabuo sa natitirang bahagi ng bansa sa hapon dala ng sobrang init ng panahon. Wala na rin tayo nakikitang sama ng panahon dito sa loob at labas ng PAR, kaya asahan natin ang pagbalik ng mainit at maalinsangang panahon dito sa Luzon sa susunod na linggo. Ngayong araw ng Biyernes dito sa Luzon, umaga pa lang ay asahan na rin natin ang mga pag-ulan sa Metro Manila, Tarlac, Pangasinan, Pampanga, Zambales at Bataan, pero di na to kasing lakas ng pag-ulan tulad ng naranasan natin kahapon. Habang mas maaliwalas sa panahon naman ang aasahan sa natitirang bahagi ng Luzon na may tsansa ng pag-ulan sa hapon lalo na sa Ilocos Region dulot ng mga localized thunderstorms. Ngayong Biyernes dito sa Metro Manila, inaasahang aabot ang air temperature sa 23 to 30 degrees Celsius habang nasa 32 degrees Celsius naman dito sa Lawag at sa Legazpi. Pinakamainit naman dito sa Tuguegarao na haabot ang air temperature dito sa 24 to 35 degrees Celsius. Maabot naman, aasahan natin maaaring umabot ang heat index dito sa 40 degrees Celsius. Asahang mas bubuti na rin ang lagay ng ating panahon dito sa Luzon sa darating na weekend. Sa Visayas, maaliwalas na panahon ang aasahan natin sa malaking bahagi nito, umaga pa lang hanggang tanghali, maliban na lang sa eastern section ng Visayas kung saan partly cloudy skies with light rains ang aasahan. Pagdating naman ng hapon, may mga pag-ulan pa rin maaaring mabuo sa ilang bahagi ng Kabisayan dala ng mga localized thunderstorms. Maglalaro naman sa 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura sa Iloilo at 26 to 33 degrees Celsius dito sa Cebu habang maglalaro sa 25 to 31 degrees Celsius naman dito sa Tacloban. Magpapatuloy naman ang magandang panahon sa Visayas this weekend. Sa Mindanao, nakakaranas pa rin ng magandang panahon umaga hanggang tanghali sa malaking bahagi ng Mindanao, maliban na lang sa inaasahan natin mga pag-ulan ngayong umaga dito sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Pagdating ng hapon, may mga light to heavy rains na rin sa ilang bahagi ng Mindanao, lalo na sa Caraga, Northern Mindanao at Davao Region dahil pa rin to sa mga epekto ng localized thunderstorms sa Mindanao. Pinakamainit na air temperature ng aasahan sa Zamboanga na maglalaro sa 23 to 34 degrees Celsius at nasa 25 to 31 degrees Celsius naman din sa Cagayan de Oro at 26 to 30 degrees sa Davao. Asahan din ang magandang panahon sa Mindanao, umaga hanggang tanghali sa weekend at kalat-kalat ng mga pag-ulan sa hapon dala ng mga localized thunderstorms. Kahapon, April 13, dalawang lugar sa bansa nakapagtala ng pinakamataas na heat index. Alas 12 ng tanghali, naitala sa Lawag City, Ilocos Norte, ang pinakamataas na heat index na umabot sa 42 degrees Celsius. Habang alas 2 naman ang hapon, naitala din sa Giwan, Eastern Samar, ang parehong 42 degrees Celsius ang damang init o heat index dito. Tandaan po natin, ang nararamdaman nating heat index ay mas mataas pa ng 3 degrees or more kung ikukumpara sa recorded air temperature. Ngayong Biyernes, wala na rin umiiral ng sama ng panahon sa ating mga karagatan at wala na rin ilalabas na gale warning ang PAGASA. Slight to moderate o mahina hanggang katamtaman ang mga pag-alon sa mga karagatang nakapaligid sa bansa. Maaring umabot lang sa 2.1 meters ang taas sa mga pag-alon dito. Kaya ligtas na makapaglalayag ang anumang sasakyang pandagat sa ating mga karagatan. Sumikat ang araw dito sa Metro Manila kaninang 5:43 a.m. at dulubog naman ito 6:10 p.m. ng gabi. Kaya po kung maaari, iwasan munang lumabas ng bahay sa pagitan ng 10 a.m. at 3 p.m. kung saan pinakamainit ang sikat ng araw. Kung lalabas naman ang magdala naman ng payong at tubig para di tayo ma-dehydrate, para di maiwasan na rin ang heat stroke. Magdala pa rin po ng payong panangga sa ulan sa mga lugar na makakaranas pa rin ng pag-ulan, dala ng LPA, partikular na po dito sa Luzon. Ako po si Edmo Rosales para sa InfoWeather. Lagi maghihanda, may bagyo man o wala. Mula po dito sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.